Ang hina ko, ha? Buti na lang, mahina ako. At least, yung malakas na enteng, goodbye. Goodbye, enteng. Bagyong enteng, grabe na naman ang mga tinira mo, ha? Mga iniwanan mong achuchuchu. But anyway, welcome po sa aking unbearable channel dito sa YouTube. Maraming salamat ulit sa lahat ng mga subscribers po namin. Lalong-lalo na po talaga very regular na laging nakatutok dito sa aming maliit na channel habang ang ganda-gandahan namang emote. Umaulan-ulan, ano? So, good evening, good morning, good morning, whatsoever, kung anuman oras kayo abutan nito. Magandang panonood po ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Pag-usapan nga natin ang tila lumalaking gap ngayon sa mga pamilya Yulo. Pamilya Yulo talaga kasi naging showbiz na silang lahat pagkatapos nga pong dumating sa bansa itong si Carlos, ang ating 2-time gold medalist sa gymnast o sa gymnastics. Pagkatapos niyang bumisita sa mga network, nakuha niya yung mga premyo, ang ingay-ingay ng iyong plastic. Doon na daw mag-iibot. Parang dead ba lang siya? Parang talagang hindi makukuha ng microphone yung ingay na pagbukas dyan ng biscuit. Lucrecia to si Donita. So anyway, going back to my story on Caloy, yun na nga, matapos siyang dumating sa bansa at nakuha niya ang halos lahat ng mga cash money, cash prizes, ang mga incentives na binigay sa kanya mula sa mga nagpangako, mga nag-pledge, government man yan or non-government or mga private sectors, mga companies, etc. The latest of which nga yung binigay sa kanya ni MVP pati sa team nila, nagsunod-sunod rin yung exposure niya. Ang taas-taas no, naging rating nung guesting niya sa Itbulaga na talaga mang pinag-usapan din siya doon. And so dumalaw din siya sa Kapamilya Channel, ang ABS-CBN, talagang pinagkaguluhan din siya doon. And in fact, nagkita nga sila doon ni Coco Martin na sinasabing idolo niya. At doon na nga lumabas yung chika na syempre niyayaya siya. Sayang naman yung opportunity ni Direk Coco Martin na pag hindi niya inaya si Caloy na mag-guest sa Ang Batang Quiapo. But sinabi naman ni Caloy na hindi nga daw siya pwede, pero since idol niya itong si Coco, baka daw mapagbigyan niya kahit one day lang. Basta ang kondisyon niya, isang araw lang siya mag-taping or mag-shoot. Kaya baka pwedeng gawa ng paraan na makapag-isip ng kung anong ideya itong alam mo naman si Coco, kung ano mga pinapasok na mga ano doon sa Batang Quiapo, magtuloy-tuloy lang, di ba? Hanggang may mga dumating pa nga sa point na talagang pinapalitan niya kahit na-shoot na nila, no? So hindi tayo magtataka if one of these days, lumabas nga sa Batang Quiapo itong si Caloy na pinangangambahan naman ng iba na baka daw mag-enjoy na, baka daw tuluyan ng makalimutan yung, o makaabala sa future niya, mga training, etc. Pero batay nga po sa nakuha po namin informasyon mula po sa mga kaibigan po natin sa mundo ng sports or palakasan. Yung team mismo ni Caloy, nakagwardya naman, nakabantay naman at sinabing okay lang, basta one day lang, hindi na madadagdagan, hindi na magre-reshoot or what. So, depende na siguro sa magiging negosasyon, but expect daw po na very soon, one of these days, ilalabas sa Batang Quiapo itong si Caloy. On the other hand, yung kanya namang girlfriend na si Chloe San Jose, mukhang enjoy na enjoy rin naman sa kanyang nagiging showbiz exposure na napag-alaman din natin na yung guesting pala niya sa ASAP Kamakailan nung bago matapos yung buwan ng August, pangalawang beses na pala niya kasi nga nakilala siya isa sa mga social media influencer or vlogger or content creator, blah blah, kung ano man tawag doon. Nakapag-guest na pala siya minsan. And pinag-usapan din at parang nag-trending din yung naging ano ba yung kinanta niya? Ta-ta-da-da-da. Ano? Hakuna Matata, ituloy na sa isip ko. Basta yung mga very sexy na pag-render niya ng song and dance. Song and dance na ginawa niya sa ASAP. Na yun na nga. Na ayon naman din sa mga bashers at mga nag-o-observe na netizen na nakatutok sa Pamilya Yulo, na tipong yun daw yung parang nagiging sagot ngayon ng magjowa ni Caloy at saka ni Chloe, sa tila naman din laging exposure o ginagawa ng pamilya ni Caloy, particular yung kanyang nanay at mga kapatid. Kasi di ba na podcast na nga natin dito
tungkol dun sa namasyal sila, na kahit wala si Kaloy, pinakita nilang maligaya sila o masayang pamilya nila. This time around, yung nanay niya, si Miss Angela Pokis Yulo, nagkaroon na rin yata ng sarili niyang vlog at nag-online selling na ba siya or what? Basta kumikita na rin siya. May kumikitang kabuhayan na rin siya. Dala nga nitong kumbaga exposure or nakuha niyang fame dahil sa naging gusot nilang mag-ina. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba. Sabi nga nung kaibigan natin si Edgar Gomez na isa sa mga pinagkakatiwala ni Manong Chavit Singson, naka-ano pa rin yung offer ni Manong Chavit na magbibigay siya ng 5 milyon, magkabati lang silang mag-ina, pero hindi pa rin daw naka-stand still, kumbaga. Dahil nga naman, may mga kanya-kanya sila ngayong racket, particular nga yung outside the sports, and itong ini-enjoy nila, kumbaga bonus na lang ito ng nakuha nilang fame dahil sa mga tampuhan, awayan nila sa social media, etc., etc. Tinitingnan pa rin natin na at least napapakinabangan nila o baga na turn into something positive and beneficial sa both parties yung nagaganap. Pero kung titingnan mo yung moral lesson, yung moral ng kwento, yung binibigay nito or sinesend itong mensahe sa ating mga sa klase ng kultura natin at kung paano natin dapat inaalaga ng pamilya natin, syempre may mali pa rin kasi nga pagkatapos nilang mag-akusahan ng kung ano-ano, magbatuhan ng kumbaga sinasabi natin dirty linen in the public, hindi pa rin nagbago yung impression ng mga tao sa pamilya nila, particular din kay Kaloy na syempre ini-enjoy niya ngayon yung fruits kumbaga of his labor, of his ginawa sa pagbibigay ng karangalan sa bansa via the Olympics. Pero yung impression sa kanya at ang pagkakakilala ngayon sa kanya ng mga tao is yung isa siyang, suwail na anak, walang kwenta anak. Kasi kahit paikot-ikutin pa rin daw, for as long as Pilipino ka at ang kulturang at dugo na nananalaytay sa'yo ay dugong Pinoy, na kahit anong ginawa sa'yo ng mga elders mo, particular ng parents mo, nanay man yan o tatay, magulang mo pa rin sila, na kahit itakwil mo, magulang mo pa rin sila. Something like that. So, marami kami, doon sa previous episode namin, kung saan tinalaki natin to, marami po ang nag-agree sa amin or doon sa naging opinion po ng Unbettable Channel na sana nga i-enjoy ni Kaloy na anihin yung kumbaga yung fruits nga or benefits na nakuha niya out of being a gymnast, an Olympic medalist. Dahil sabi nga natin, sa malaot sa madali ay mawawala rin ito, lilipas din, kukupas din, at masakit yung sabi nga umakyat ka ng pataas para sa tugatog ng tagumpay. Sana mantabayanan mo rin yung pagbaba mo, kasi lahat naman ng bagay, tao man yan or what, na umakyat o masenso, dumarating sa punto ng buhay na alam mo yon, humihina rin, nawawala, nawawala ang ningning, ang kinang, to the point na bumabagsak din, at yung mga taong nakita mo at nakasama mo pataas din, sila rin yung mga klase ng tao na makakasalubong mo pag sa pababa. Yun ang malaki, isang matandang kasabihan na parte ng pagkabuhay natin dito sa bansang ito, di ba? So, i-enjoy nila ang moment. Ang nanay niya nag-i-enjoy, mga kapatid niya ngayon na nag-train na din dahil nga nabigyan sila ng magandang exposure, yung attention ng mga tao, lalo na yung mga mahihilig sa sports, ay nakatutok na rin sa kanila. Plus, syempre, itong girlfriend ni Kaloy na talaga namang pinagmamalaki niya, pinupuri niya, doon niya sa last exposure nito sa, sa ASAP, ay talagang pinuri-pinuri ito ni Kaloy. Plus, nanganak, kasi di umano, lalabas na sa movie, mayroon ng project, inaalok, may lumabas pang pangalan ni Mark Anthony Fernandez, mayroon pang endorsement na nakasama niya si sino ito? Basta may isang young star siyang nakasama, endorsement tungkol sa beauty. So, ang dami nga, sana nga maganda nga ang naging resulta, kasi kumbaga sabi ko nga kanina, naging beneficial sa kanilang lahat. Pero sana naman, huwag pa rin nilang kinakalimutan na sa paghingi nila ng mga opinion, ng mga suporta sa publiko sa kung ano man yung mga ginagawa nila ngayon sa industriya na may kinalaman sa pag
pag-encourage ng mga supporters, huwag nilang kalilimutan ang pinanggalingan din nila at yung mga naging gusto nila ay sana malutas na. Yan lamang po ang aming gustong tukuyin at i-opinion dito sa Unbettable Channel. Happy-happy listening, happy-happy viewing po sa inyo lahat, lalong-lalo na po yung mga OFWs at yung mga kaibigan, kapamilya, kapatid, kapuso natin na nasa ibang bansa na pag inabutan po ng aming Unbettable Channel ay gusto magpa-shoutout. Sina-shoutout ko na po kayong lahat. Kasi po ito, sabi ko nga, tinitape na rin po namin ito. At bilang kaaalis lang po ng bagyong si Enteng, goodbye na. Sana wag na masyadong malalakas na bagyo ang dumating sa atin kasi hindi talaga natin maiwasan. And yet, again, paulit-ulit natin sasabihin, ay naku, ang dami ko na namang nakita mga lugar na talaga namang sobrang binaha dahil nagbarahan ang mga basura. Dahil hindi na kinakaya ng mga drainage at kung ano-ano pa mga sistema dyan na supposedly ay para lamang sa tubig. Oh, and on that note, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Maraming maraming thank you. Bye-bye!